Good evening mga guys, magluluto po tayo ng atay ng manok. Ayan po ang ating atay ng manok at nandyan na rin po yung ating sibuyas at yung pong ating dahon ng laurel at yung oyster sauce po at saka yung ating bawang. May luya po tayo dyan. Ayan, pisa na po natin ang pagigisa ng ating luya. Ayan, painitin muna natin yung ating pan. Pag mainit na po yan, lagay na po natin yung ating luya. Ayan, nalo na. Inilagay na po yung ating luya. At dyan po ay susunod naman natin yan pag nag-light brown yung luyang yan, yung ating bawang. Ayan na, ilagay na po natin yung ating bawang na yan. Dinamihan ko po ang bawang para sigurado tayong masarap ang ating nilulutong atay ng manok. Ayan na, may pang-ulam na naman tayo guys. At ilalagay na po natin yung ating sibuyas. Dalawang buong malaki po yung ating sibuyas niyan. Ayan na, sinaid na. Sarin po natin yan. Sayang po, huwag po tayo magtitira. At yan po, ihahalo-haloin din natin. Ayan, at pagkatapos po niyan, at luto na yung sibuyas natin, ilagay na rin po natin yung ating atay ng manok. Ayan, ilagay na po natin yung ating pinatulong atay ng manok. Ayan, igigisa po natin yan dyan. O, kita po yung mga tulo ng atay na yan, kaya tinatanggal talaga at yan ay may langsa. Kaya tayo naglalagay din dyan ng luya. Yan ay nakakatulong po sa pagpatanggal ng langsa niya kahit papaano. Ayan po, ilagay po natin muna yung dahon ng laurel na yan at saka yung kamintang durog. Ayan, para po yung dahon ng laurel na yan ay sumama na rin po yung amoy. Ayan, imix lang po natin yan. Hanggang yung pong atay na yan ay magkulay brown. Ayan. Halo-haloin lang po natin para mag-balance ang kanyang kulay dyan. Igisa po natin yan dyan. Kino-over natin yan. Ayan. Kulo ang kulo. Ano po? Ayan na. Medyo po luto ng ilalim yan pero hindi pa po. Mapula pa po yung ano niyan. Gitna niyan pag yan po ay ating hinati. Ayan. Kailangan po lutong-luto talaga yung gitna ng ating atay. Ayan na. Ayan po yung ating oyster sauce. Maglalagay po tayo ng oyster sauce dyan. So, ayan po ating tuyo. Ayan. Iba naman po yung lasa ng oyster sauce na yan ay may namis-namis ng kaunti kaysa doon sa ating tuyo. Magkaiba po ng lasa yan. Ayan na. Haluin po natin yan. Para mamix po yung ano, oyster sauce na yan dyan. At mamaya-maya po maglalagay na rin po tayo ng tuyo. Ayan, maglalagay po tayo dyan ng tuyo. Lagyan po natin yan para magkulay brown po yung ating sauce. Ayan na, tinaktaka na. Okay guys yan. Talagang pampaganda guys ang kulay ang tuyong yan. Ayan, dagdagan natin. At parang tansyahin din natin guys. Kung nasa akala natin tamang-tama na, ayan ay nasa panlasa natin guys yan. Pero hindi sa una, hindi po baling kulang ang ating mga panimplang yan. Kasi pwede naman po tayo magdagdag yan. Huwag lang sumubra kasi mahirap po tayong maghabol niyang lasa niyan pag inapaalat. Maglalagay po tayo dyan ng yung pong chicken cubes para po yung lasang yun ay manuot na hanggang sa ilalim. Ayan na po, kulo ang kulo na. Malapit na pong absorb yung sabaw. Ayan, maglalagay po tayo ng suka dyan. At yan ay pakukuloy ng pakukuloy natin bago natin haluin yung vinegar. Ayan na. Kapag lagay na po tayo ng suka. Ayan, ang pinanghalo po natin ay yung kutsara para po medyo madali-daling ihalo, maliit-liit. Kasi po nga po, maliit yung ating pinaglulutuan. Ayan na po, oh. Malapit na pong maluto yan. Ayan, pero hindi pa po magtatapos yan dyan. Yan ay talagang kailangan ay lutong-luto rin yung atay na yan. Kasi pag yan ay alanganin sa luto, yung loob ay, ano, yung loob niya po ay mapula. Ayan, kailangan talaga ay kulay brown din yung loob niyan. Ayan, tikman po natin yung sabaw at pwede naman tikman yan. At yan ay may mga panimpla na rin. Okay, okay. Ayos yan. Tuloy-tuloy lang natin po yung pagkapakulo natin yan dyan. Naglalagay po tayo ng ano dyan, sugar. Ayan,
putlaing sugar lang po yung ating inilagay dyan. Kasi nga po, wala po tayong ano, yung medyo mapula pa. Pero okay na yan. Yung ganyang sugar, matamis din naman yung puting yan. Yung kung tawagin ay sigunda. Ayan, okay na yan. Ayan, naglalagay po tayo dyan ng siling maanghang para po habang kumukulo yung ating sauce ay medyo kumapit po yung ano, ang kaunting anghang dyan. Mas maganda po yung may anghang pang pagana ng pagkain. Ayan na. Haluin po natin yan. Mamaya-maya po yung ano, tatanggalin natin dyan sa sauce niya yan. Ayan guys, yan ay tatanggalin natin dyan sa sauce niya. Ayan, at medyo po pakatanggal niya. Isisit aside po natin yan. At yung ating pong sauce ay medyo palalaputin natin. Ayan, maglalagay po tayo mamaya ng cornstarch. Ayan, para po mas lalong lumapot yung sauce ng ating atay na yan. Tanggalin po natin yan isa-isa. At isisit aside po natin yan pakatapos. Ayan. Nako, hindi sa isa na, hindi pa sandok ang gamitin. Kasi po, kaya hindi sandok ang ginagamit ko dyan, eh, para hindi po sumama yung sauce. Ayan. Kaya pinagtsatsagaan po natin yan ng isa-isa lang. Mas maganda nga po sana kung may pangsandok tayo dyan, ano, yung butas-butas, yung screen na maliit. Ayan. Para hindi sumama yung kanyang sabaw dyan sa ating atay na isinisita side na yan. At yung pong sauce na yun ay palalaputin natin yan mamaya. Ayan na. Pinagtatanggal na. Yan, kahit po ano yan, pwede na pong ulamin yan. Oh, talaga naman pwede na yung pansabaw sa kanin. Okay, isit aside po natin yan. Ngayon po, maglalagay po tayo ng cornstarch para tuloy-tuloy po natin palaputin yung ating sauce. Alalay din lang po ang paglalagay ng cornstarch kasi hindi naman po maganda yung maraming cornstarch yan kasi po yun ay pag lumamig ay medyo matigas. Parang kung sa ano ay yung maha. Ayan. Ayan na po. Katamtaman lang po ang sauce niya. Ako, kung titingnan natin ay parang sauce ng mantumas. Napakaganda po ng kulay niyan. Hindi ko na po yung siling maanghang hinati-hati kasi nga po alalay lang po tayo sa anghang kasi po pag yun ay ginipit-kupit natin sabang mas maganda sana ang tingnan kaso lang nga ano masyadong kakapit ang anghang niya dyan baka yung ating pong mga kasama ay hindi na makakain baka sabihin na sinasarili lang natin. Ayan. Maganda yung katamtama lang ng anghang dyan hindi naman yung talagang Bacol Express ang mangyayari. Ayan, basta may kanting kagat lang, okay na yan. Ayan, medyo malapit na po natin yung tanggalin yung sauce na yan. Pagkatapos po, yung ating balon, yung ating, sorry po, hindi po balonan yan. Yung pong ating atay ng manok ay ating piprito lang po ng kanti. Ayan, tanggalin po natin yung sauce na yan dyan. Yan naman po ang ating isisit aside ngayon. Ayan, nakasauce pa lang. Ulam na guys yan. Napakabango talaga. Ayan, dyan din po sa pinaglutuan natin yan tayo magpiprito ng atay. Piprito po natin yan para sa ganun eh mas gumanda pa at tumingkad ang kulay. Ayan na. Lagyan na natin ang apoy. Ayan, pagka yan namang pan natin ay mainit yan eh. Bubuhusan na lang natin yan ng mantika. Ayan. Ipiprito po natin ng kanti yung ating ano dyan, yung balona ng, ay, oh, sorry. Laging balona ng manok, atay ng manok. Talaga naman, oh, matanda na. Kasi nga po, kaya nasabi kong, sanay po akong magluto ng atay, balona ng manok. Ayan ngayon po, eh, solo atay po yan. Kaya lagi nga papasama sa aking, ano, yung balona ng manok. Atay lang po yan. Kaya medyo po tumatag yung mantika natin kaya itinukubar po natin yan. Pero mamaya po hindi na po yan magpuputukan. Ayan.
Ayan, hindi na po sila puputukan. Sa una lang po yun. Kasi hindi pa yata masyadong napakainit ng ating kawali. Ayan, lagay po natin isa-isa dyan. At ang ibig ko lang mangyari dyan ay medyo po mapula yung kanyang mga anong yan, labas na yan. Ayan. Ayan, pagkasahin na natin guys yan dyan. At yan naman ay hindi na madudurog. At yan, ibabalik-baliktarin lang natin. Pagparyasa po ang kulay ng harap at likod na tagiliran ay pwede na po natin yung buhusan ng sauce. Ayan na, maganda na po ang kulay ng iba. Pero kailangan po, ang gagawin natin yan ay medyo pare-parehas ang kulay nila. Ayan, ilagay na po natin yung ating sauce na yan. Ayan, dahan-dahan at baka tumapon. Ayan na, tinaktak na. At yan po, haluin lang natin para po mag-mix talaga yan dyan. O, talagang sinaid na yung talagang natitira. Magdadagdag pa po tayo ng sili dyan. Pampaganda po yan ang kulay. Ayan. Wow. Talaga namang malapot po ang sasa natin dyan. Talagang napakasarap pong pangbaon. Panglagay sa kanin na talagang yan pa naman pong atay ng manok at atay ng baboy. Paborito ni Kuya Nelson yan. Talagang napakasarap po niyan. Kahit po ihawi natin yan, favorite po natin yan. Atay na yan. Ayan ang pong atay ng baboy. Talagang paborito ko rin yan sa minudo. Pag ako po yung nagluluto ng minudo, ay talagang gusto ko po yung medyo nararamdaman kung may atay akong nakakagat dyan. Ayan. Talaga namang malapit na pong maluto yung ating atay, ayan. Mamaya-maya po, isi-serve na po natin yan. Pwede na po tayong kumain. Kita niyo naman guys, pag piniprito natin, no? Talagang may ganda ang kulay. Kala may binuhusan ng sarsa ni Mang Tomas. Ayan po, adobo lang naman po yan. Ang style ko dyan. Ayan, buhos-buhosan po natin yung ibabaw. At yan ay mamaya-maya po, pwedeng-pwede na. Ayan ha. Talaga namang hindi po natin dinurog yung sili at baka yan po'y kumapit masyado ang tapang yan. Matapang po kasi ang yung ganyan sili. Ayan, pwede na yan. Magdadagdag pa po tayo dyan ng ayan ha, yung sili natin yan. Dinagdagan po natin yan. Pampaganda rin po ng design. Ayan na, okay na po yan. Luto na po yan at pwede na po natin yang serve. At napaka lapot na po ng sauce niyan. Okay po.